Si Mayor Mauricio Dumoga ng Baguio City, maganda umaga ho sa inyo. Mayor, si Johnson po ito in Cory Quinto sa programa ni Manong Ted sa DZMM. Good morning! Good morning, kapatid na Johnson. Opo. At Cory. Good morning, Mayor! At ang kasama natin at lahat po, yes, lahat po na nakikinig sa istasyon na ito. Opo. Mm-hmm. Kumusta ho muna ang weather dyan sa Baguio natin, Mayor? Okay naman yung weather, 14 degrees. Ako, medyo malamig-lamig yan. Umaga. Oh, medyo malamig-lamig na ho pala, no? Eh, meron ho pala kayong ordinance sa mayor na nagbabawal sa pagmumura sa Baguio City. Paano ho kayong nagkamap sa ganong klase ng ordinansa? Well, ito, focus sa development ng ating mga anak. So, na gawa natin ito part ng character city program ng city. Meron kaming team with the religious sectors na pumupunta sa different schools na tinuturuan ng mga bata ng values. Mm-hmm. And then ito nga, yung magandang pananalita, huwag naman yung magmumura. Mm-hmm. Ano, so, yung focus, yung ordinansa, yung development ng ating mga anak. That's why sa mga eskwelahan, public and private, yung computers, yung mga business establishments na pinupuntahan ng mga bata. Yun, yung ano. Opo. So, bawal yung magsalita ng malalaswang salita, profane and talagang cursing language. Yun yung binabawal natin as part sana of the development of the character of our children. Opo. Mayor, paano po kapag halimbawa, turista, yung, ito ho ba, una ho, ito ho ba ay para kanino? Sa mga residente lang ba ito? Or once na naapak ka sa Baguio City, eh, kailangan mong sumunod dito kahit turista, ganyan. At halimbawa, nasa kalsada at napamura po. Paano po yung ganon? Well, actually, kagayang sinabi ko, focus kasi ito sa mga bata. Bata lang po. Of course, po. It applies to everybody. Ngunit actually, walang penalty yan. Ganun ba? Sabihan mo lang yung tao na hindi naman ganun. Meron kaming ordinansa dito na anti-profanity. Oh, at nire-require natin yung establishment din na maglagay sila ng sign na may anti-profanity ordinance ng city na masamang magmura, magsalita ng malalaswang salita. Ganun lang. And actually, kung may, kagaya sabi ninyo, may turista na gumawa ng ganun, sabihin lang sila. Meron kaming ordinansa na ganito. Yung sa eskwelahan, kasi kung mangyari yan, then obligasyon ng administrator, teacher, or guidance counselor, tawagin nila yung bata na turuan. Meron tayong ganito, ganyan, masama yan. Huwag kang magsalita ng ganon. And then, kung talagang yung bata incorrigible, tawagan yung parents. Parating sa parents, nakausapin na yung anak nyo hindi nakikinig sa ganito. And then, the maximum na pwedeng ibigay ng eskwelahan na penalty expulsion. Kung ano. Ngunit may proseso na masunod. Pero in short, in short talaga na yung development ng ating mga anak maganda, na sana yung values formation nila kasi bata pa rin sila kasi nakikita natin na parang normal na yung magmura magsalita na hindi maganda kapag lalo na kapag mga bata. Mayor, yun yung isang yun hong idea na ito'y wala namang kinalaman sa mga naririnig natin sa telebisyon o napapanood sa telebisyon o naririnig sa radyo mula sa mga opisyal ng gobyerno? Well, parte din yan na sana nga yung ating mga anak hindi sina ma-develop na normal na mag-ganon.